Mga bay, ikabit na yung wheel seal mga bay sa intake at saka sa intake at saka exhaust at saka yung crankshaft wheel seal mga bay, naikabit na din mga bay. Tingnan mo mga bay, naikabit na yung wheel seal mga bay. Sunod natin ikabit mga bay ito at saka yung timing belt, timing belt. Tapos crankshaft pulling mo. Kabit ko muna mga bay. Yan mga bay, binalik ko na yung timing peg. Ngayon nakatap dead na, nakatap dead center na yan mga bay. Kita niyo tong white tape mga bay. To white tape. Marking ko yan. Nakatap na siya pero minarkingan ko pa rin para tanda ko na hindi gumalaw yung crankshaft. Patanggal ko na crankshaft bolt. Patanggal ko ng crankshaft bolt mga bay, hindi siya gumalaw. Yan, tap. Nakatap bit talaga siya. Ngayon, sobrang ano dito mga bay, kapag magkabit kayo ng timing belt, mahirap. Kailangan may tanda kayo, tapos pagkabit ng crankshaft pulley dandahan, tapos kabit na ng crankshaft bolt dandahan, higpit manual tight mga bay. Pagkatapos impact mo kaysa lang yung timing peg, tapos dyan na kayo mag impact ng todo mga bay. Higpitan nyo ng 100 newton meter mga bay. Dito mga bay, magkabit tayo ng crankshaft holder mga bay. Yan muna. Pero dito, unahin mo muna natin mga bay. Balbula nito, naka-close naman lahat. Dito muna mag-focus muna mga bay na mahigpitan yung crankshaft pulley ng maayos. Kapit ko muna yung pulley niya. Ito, baliktaran to mga bay. Yan. Tapos itong belt. Pako mga bay, tapos tanggalin yung timing peg mga bay. Diyan na kayo maghigpit ng todo mga bay para hindi magka problema kapag may kabit na lahat. Kasi kapag may kabit nyo na lahat mga bay, tapos maghigpit kayo ng crankshaft, mag problema sa timing niya mga bay yung ngipin. Abali mag correlation siya sa crankshaft at saka camshaft. Kailangan ikpitan nyo muna dito mga bay sa crankshaft pulley bago kayo magkabit lahat. Tatanggalin ko yung timing peg. I-counterclockwise ko muna mga bay. Yan mga bay, hindi ko na natatanggalin yung timing peg. Counterclockwise ko na lang. Counterclockwise ko na yan mga bay. Kita nyo ng maayos. Todo nyo. Impact. Yun mga bay. Okay na yun. Final na yun mga bay. Tapos ibalik nyo sa top dead center mga bay. Yun. Top dead center na mga bay. Yan mga bay, kabit na natin yung BCT mga BBT mga bay. Ito sa exhaust ng mga bay. Itong isa mga bay sa intake.
Alalaman naman yan, bay. Kasi yung exhaust malaki. Malaki, ano siya, nguso. Tapos, kabit tayo ng ECT timing, mga bay. ECT timing, mga bay. Purpose nitong ECT timing, mga bay, para hindi umikot tong DBT valve. Tapos, mga bay, nakakalang na din yung ano, camshaft holder. Tapos, ang purpose din yan, paghigpit ng tornilyo dito sa DBT, dito sa DBT, mga bay, paghigpit ng tornilyo para hindi umikot tong camshaft, mga bay. Kasi kailangan naka-timing talaga siya. Hindi siya gagalaw. Paghigpit mo ng tornilyo dito, hindi ka nagkakalang dito. Wala. Sira yung timing mo. Kailangan dito, yung tatlong tools talaga, kailangan. Tapos ito, mga bay, naka-top bead na din siya. Top bead sinker siya. Ang torque nitong DBT bolt, mga bay, 25 newton meter plus 75 degrees. Tapos yung tensioner, 25 newton meter. Tapos katapos ng higpit dyan, dito may takip, dito takip sa ano, sa DBT na, para hindi tumagas yung lagis niya. Ngayon ang higpit naman nito 16 newton meter. Mga bay, maghigpit na tayo itong tornilyo, mga bay. Ito, mga bay, 25 newton meter plus 55 degrees. Tapos itong tensioner, 25 newton meter. Tapos, mga bay, kapag bago kayo magigpit ng DBT valve, itong bago kayo magigpit ng DBT valve, mga bay, sure nyo na nakakalang na yung camshaft holder doon, para hindi umikot yung camshaft, para hindi umikot yung camshaft, mga bay. Yan, mga bay, mag-ipit muna tayo, mga bay. Yan, mga bay, 55 degrees yan, mga bay. 25 degrees, mga bay. Tapos mga bay, mag-marking tayo. Yung marking na to na white, tanda yan na 0 degrees siya. Tapos ikutin natin 75 degrees. Okay, kita natin 75 degrees, mga bay. Sana natin, mga bay. Sabi natin, mga bay. Yan, mga bay. Pita na siya, mga bay. Kalimutan ko pala, mga, itong ano, higpit ng BBT, may kalang din siya na variable valve camshaft timing. Para ang purpose niya, hindi itong paghigpit, hindi paghigpit ng tornilyo, hindi magalaw yung timing niya sa, din magalaw yung timing niya sa BBT valve. Tsaka isa din purpose nito sa paghigpit ng tornilyo, para ma-timing din yung camshaft. Tapos yung camshaft, mga bay, naka-timing na din yan siya. Yung cam loop sa exhaust, naka-2 o'clock siya. 2 o'clock. Tapos yung cam loop sa intake, naka 10 o'clock, mga bay. Tapos nakakalang na din siya. Nakakalang yung camshaft holder. Yan, mga bay, na torque na siya yung bolt ng DBT at saka yung bolt ng tensioner, na torque na din 25 newton meter to, mga bay, sa tensioner.
Tapos may takip to mga bay para hindi lumabas yung langis niya pag umiikot. Ito mga bay, oh. Ito yung takip niya. Yung torque nito mga bay nasa 60 Newton meter lang. Wala na siyang dagdag. Higpit niya, 16 Newton meter lang siya. Click ng torque, okay na yun. Yan mga bay, higpit na dito, takip ng bolt sa BBT. Tapos, kapit na natin yung timing belt mga bay. Pagkapit ng timing belt mga bay, kailangan nakatap dito yung center siya. Ito mga gabi, yan, inikot ko yung crankshaft, top dead na yan. Kailangan nakatap na din siya. Huwag nyo mag-timing kayo mga bay. Magkabit na kayo ng belt. Tanggalin nyo na yung camshaft holder. Kasi okay na yon. Kasi naka-hold na siya ito sa BBT. Naka-hold na siya sa BBT mga bay. Ito. Naka-hold na siya eh. Hindi na yun umikot yung camshaft. Pwede na yun tatanggalin. Kasi kapag hindi nyo tatanggalin yun, yung camshaft holder, mahirapan kayong pagkabit ng timing belt. Kasi pagkabit ng timing belt mga bay, dalawang tools lang. Yung timing peg at saka variable camshaft timing mga bay. Tanggalin ko na yung camshaft holder mga bay. Yan mga bay, tinanggal ko na yung camshaft holder. Huwag nyo muna tatanggalin yung VCT timing mga bay. Tsaka yung timing peg. Tapos yan mga bay. Dito mga bay. Tapos gandahan nyo tanggalin yung VCT timing mga bay. Matigas to mga bay dahil itong belt na to bago pa to naikabit eh. Tanggal na mga bay. Ngayon coating yung camshaft mga bay. Yan mga bay, nakikita nyo to. Diyan nyo i-coatin. Pwede naman 21 combination to eh. Coatin nyo lang counterclockwise. Tsaka ito, counterclockwise din. Coatin nyo yung dahan-dahan lang mga bay. Para may pasok yung belt. Kasi yung belt kasi bago to mga bay. Balik ko muna yung timing peg mga bay ha. Ayan mga bay, dandahan nyo tanggalin yung VCT timing. Kasi yung belt kasi dito bago eh. Ayan, coating nyo mga bay. Yun, pumasok na mga bay timing belt. Nakatap pa rin siya. Terbang sim-sim na ikus bot, ha? Yeah, sim-sim put. Yan mga bay, nakabit din yung timing belt. Ngayon,
ipasok nyo to pabalik yung BBT BCT timing mga bay. Nakatapa rin siya mga bay. Yan. Para pag recheck na lang yan sa timing mga bay. Yan. Di siya pumasok, kote nyo tong kabsap. Yan. Yan. Timing na siya mga bay. Ngayon, naipasok na yung city timing mga bay. Ngayon, ipasok na din yung ano, kamshaft holder mga bay. Kung naipasok ba. Yung kamshaft holder mga bay, naipasok din. Yun, naipasok din. Oh. Timing na siya. Dito, okay naman. Ngayon mga bay, tanggalin yung ano, camshaft holder pabalik. Gagawin nyo, tatanggalin yung ano, yung lock ng tensioner mga bay. Ito yung lock ng tensioner mo. Tanggalin niyo to. Yun. Tanggal na mga bay. Ayun. Tanggalin niyo tong BCT timing. Yun. Ngayon mga bay, tanggalin nyo ng timing peg mga bay. Nakakalang yung timing peg, ano nyo yung mga bay. I-counterclockwise nyo, kunti. Yung mga bay, natanggal na yung timing peg. Tapos, kabit yung BCT timing mga bay. Ikabit na yung ano, camshaft holder. Tanggalin na natin mga bay. Ngayon yung mga bay, ikutin yung crankshaft para malaman nyo na hindi tumukod yung balbula mga bay. Ikutin natin mga bay. Yan mga bay, na timing na siya. Kabit na tayo sa ano mga bay. Valve cover. Tapos yung valve cover, papalitan natin ng valve cover gasket mga bay. Tapos yung ignition coil at saka tension wire, at saka yung wiring mga bay. Kabit natin. Tapos dito, kabit natin yung front cover. Cover niya. Tapos engine support. Tapos ng engine support, BCT solenoid. Kabit ko muna mga bay.